At sa ulo ng ating mga balita, ilang barangay sa Nahuan at Victoria nalugog sa tubig baha. Ormeco, sinigurong walang magiging aberya sa supply ng kuryente ngayong Kapaskuhan. Mga regalong Pamasko, handog ng mga guro ng Math Department ng Jose J. Leto Jr. Memorial National High School sa ilan nila ang mga estudyante. Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Disyembre taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, sa ibang balita, sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, lalong nararamdaman ang papalapit na Kapaskuhan. Dahil sa malamig at maulang panahon, bunsod na rin ang pag-iral ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Unang linggo pa lamang ng buwan, araw-araw nang nararanasan ang pagbuhos ng ulan, kung saan base sa pagtatala ng Kalapan Pag-asa mula noong 1 ng Disyembre hanggang kahapon, ikawalo ng buwang kasalukuyan, ay nasa 17.3 mm ang naitala nilang dami ng ulan. 23 degrees Celsius naman ang naitalang pinakamababang lagay ng temperatura at inaasahan na sa pag-iral ng amihan hanggang sa buwan ng Pebrero ay may mararanasan ang mas malamig pang panahon. Samantala, wala pa namang nakikitang posibilidad ng pagmumuo ng bagyo ang Pag-asa, dahilan sa malabo naman anilang maging bagyo ang umiiral na cold front at intertropical convergence zone. Antabayanan ng iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. I want my beating back. Let's go. Door. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Kabit ng tama ngayon. Supported by PC. Pasko ay kay saya, kung kayo'y kapiling na sana. Kasama ang aking pamilya, hayaan po ninyong batiin ko kayo ng isang maligayang Pasko at mapagpalang kamistahan ng ating mahal na patron sa Domingo. Sa patnubay ng ating mahal na patron, ang inyong lingkod, kasama ang lahat ng membro ng Sangguniang Panlungsod, ay naging masipag at matapat sa pagbibigay ng serbisyo. Marahil, ito na ang pinakamagandang aginaldo na maaari namin ipagkaloob sa inyo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Makakaasa po kayo na patuloy kaming magsisikap para sa isang bagong kalapan at sama-samang nakaharapin ang mga bagong hamon na darating sa taong 2011. Muli, ang aking pagbati ng mapayapa at makabuluhang Pasko at matiwasay na bagong taon sa inyong lahat. Mabuhay po ang bagong kalapan. Pagpapalang ng Panginoon, kaularan at bagong pag-asa. Ito po ang aking dalangin ngayong panahon ng Kapaskuhan sa buong lungsod ng Kalapan. Sa temang mahal na patrong San Juninho, gabay ng bagong kalapan, nais ko po kayong hikayatin na makiisa sa pagdiriwang ng pista ng ating mahal na patrong Santo Niño. Ngayong taon, muli po tayong mamumuno ng Kalapan City Fiesta Executive Committee. Kaya po, aking inaasahan ang ating pakiisa para maging maayos, makabuluhan at matagumpay ang pagdiriwang na ito bilang pagkilala sa ating mga biyayang nakamo sa buong taon mula sa ating dakilang patron. Together with my family and the entire city government of Kalapan, I would like to extend my warmest greetings of Merry Christmas
and a bountiful new year. Kapag disiplinado, aasenso. I love Bagong Kalapan. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees, offers townhouse and duplex units at 395,000 pesos price package, 3,000 pesos reservation, 2,400 pesos monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, commercial area, parks and playground, big water tanks, cemented roads, electric supply with concrete post, with nearby commercial area. Magkabahay sa pamahay, Barsenaga Nauhan. Model units available for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. 286-7526 or 286-7567. Or log on to www.rgvcenter.com. Kasabay ng pagpasok ng buwan ng Disyembre ay ang unti-unti rin pagdami ng mga palamuti sa mga tahanan at establishmento kung saan pinakapopular ang mga maniningning na mga Christmas lights na siyang nagbibigay buhay sa anumang bagay na nilalagyan nito. Kaugnay naman ito siniguro ni Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Romeo Quasay na bagamat nadagdagan ang load nila ng kuryente ay hindi naman ito gaano makakaapekto sa supply nila na maaaring magdulot ng mga brownouts. Huwag lang magkaroon ng aberya ang mga makina katulad nung namatay magkaroon ng sira ang Global Power Corporation o kaya ay magkaroon ng problema ang Greco. Basta tuloy-tuloy lang yung mga tumatakbo nating mga planta at huwag masisira, hindi naman tayo magkakamero ng mga brownouts, lalo na sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Aniya pa kung may mga mararanas sa mga fluctuation ay bunsod ito ng technical na problema sa mga makina at hindi dahil sa nadagdag na load sa kuryente, dahilan sa bahagya rin namang nabawasan ang paggamit ng kanilang member consumers sa mga appliances tulad ng aircon at electric fan dahil malamig ang panahon. Sa kabila naman ito, sinabi ni GM Quasay na walang aasahan na pagbaba sa singil ng kuryente o maging ng pagtaas dahilan sa diesel pa rin ang ginagamit ng kinukunan nila ng kuryente. May posibilidad lamang aniyang mabawasan ang singil nila kung magiging full operational na ang Linaw Kawayan Mini Hydropower Plant sa bayan ng San Chodoro, kung saan malaking katulungan rin ang mababawas na halaga sa kasalukuyang taripan 9.82 per kilowatt hour sa residential, 8.91 per kilowatt hour sa commercial at 8.41 per kilowatt hour naman sa industrial. Susunod, ilang barangay sa Nauhan at Victoria nalubog sa tubig baha bunsod ng malakas na pagbuhos ng ulan sa kabundukan. Yan at iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living, a perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types, row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. Housing lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB license to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation.
Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sanhi na naging malakas na pagbuwas ng ulan sa kabundukan, ilang barangays sa bayan ng Nauhan at Victoria ang nalubog sa tubig, baha, partikular na ang mga barangay ng Amugis ng Nauhan at Alcate ng bayan ng Victoria. Sa naging paglilibot ng Newsline team sa mga naturang bayan, mapapansin na mataas na level at mabilis na pagtaas ng tubig kung saan ayon na rin sa mga residente dito. Halos isang linggo nang umuulan sa kanilang lugar at kahapon ikawalo ng Disyembre na magsimula naman tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Kung kaya humingi na sila ng tulong sa lokal na pamahalaan na agad naman tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga truck na may mga buhangin. Sa pagtutulungan o pagbabayanihan ng mga apektadong residente, gumawa sila ng mga sandbag na kanilang inilalatag sa mga gilid ng kalsada upang mabawasan umano ang malakas na daloy ng tubig, gayon din ang maprotektahan ng kanilang mga kabahayan sa tulong na rin ng mga kapulisan at kasundaluhan ng 203rd Infantry Brigade. Dahil naman sa taas ng tubig sa Barangay Alcate, ilang mga residente dito, partikular na ang mga opisyales na naturang lugar, ang aminadong pinangangambahan ang kasalukuyang sitwasyon kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan nila ang ganitong katagal na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang amin nga akong panawagan dito ay kung maaari yung solusyonan itong problema namin ito, lalo na sa dadaang ganitong tag-araw, kung maaari magawa ko sa lalo magandang panahon. Dahil ang pinangangambahan nga ako namin itong panahon ng Disyembre, tagbahain ho ito, gaya nga ako nito nangyayari nito. Eh kung maaari magabyanan ho ito at para ho naman magkaroon ng suporta ho rito sa kanayunan. Gabyan ho ang rito. Hindi ito kung silang dapat gabyanan yung taas. Eh pati ito. Dahil nang kung may suporta rin, iba yung may suporta rin. Dahil pag nagabyanan yung taas, iwas na ito eh. Kaso nga lang, di kayo rin channel yan nung kailan? Mga ilang buwan na lang pare nagamit yung re-channel na yun? Yun ang nag-start ang re-channel yung February yata, natapos ng April, tapos nasira nitong buwan ng November, October, nasira na siya. Samantala, dahilan naman sa naging pagbaha, agad namang kinansela ang klases sa ilang mga eskwelahang kalapit na mga apektadong lugar para na rin sa kapakanan ng mga mag-aaral. Susunod. Mga regalong pamasko, handog ng mga guro ng math department ng JJLJMNHS sa ilan nilang mga estudyante. Tampok ang balitang yan sa pagbabalik po lamang ng TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Thank you.
new city, Neo Calabat, a premier residential commercial complex. First class, convenient, and affordable. Neo Calabat, easy price package for housing units at Nara Village, Morlave Village, Acacia Village. Neo Calabat has low monthly amortization of 2,700 to 4,900 pesos. Available through Pag-ibig, other financing through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Neo Calapan is walking distance to Neo Calapan Mall. Now construction in full swing. Site of Robinson's major anchored stores, two cinemas with 150 seating capacity, amusement park and arcade, among others. The clubhouse with swimming pool, badminton, basketball and tennis courts. The regional government center, man-made waterfalls, IT techno park, children's play area and more. Move up to Neo Calapan now. Call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527 or 286-7567. Owner Developer, Neo Calapan Realty Corporation. Model units for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan, damang-dama ang diwa ng pagbibigayan sa lahat ng dako. Kabilang nasa Jose J. Leyda Jr. Memorial National High School Math Department, kung saan kanina ikasyam na buwang kasalukuyan ng mamahagi ng mga grocery items at ilang gamit sa eskwelahan ang mga guro na bumubuo sa nasabing departamento. Sa pamamagitan ng kanilang kusang loob na pagbibigay ng kanilang makakayanan, dalawang piling mga mag-aaral mula sa mga klase na kanilang tinuturuan ang nabenepisyohan ng kawanggawang ito ng mga math teachers. The program, we plan to have the Brigada Escuela with us. As you can see, meron ako mga teachers na black. And then, we have the Orchidarium here at the back. And then, ang isa pa namin is the pre-Christmas gift-giving. So, we identified 104 students from year 1 to 4. Yun yung mga indigents. And then, we selected them according to socioeconomic status, of course. Selected sila ng mga subject teachers nila, yung math teachers specifically. Labis naman ang pasasalamat ng mga estudyante sa kanilang math teachers sa regalong handog ng mga ito sa kanila. Papasalamat po ako kasi nakakatulong din po ito. Kahit na po kakaunti, pero nakakatulong pa rin po for daan na po. Kasi po, ang food ngayon, kailangan po kasi tapos yung paper po, kailangan din po siya para po sa pagkakaroon. Malaking bagay na para sa mga bata ang natanggap nila mula sa kanilang mga guro, na sa kabila ng hirap ng buhay ay hindi nagdalawang isip na maghandog ng tulong sa kanilang mag-aaral. Pasko ay para sa mundo.
samantala 16 na araw na lamang at Pasko na. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamarovision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Jennifer Bermejo na nagiiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Handa na ang aming tambol, gitara.